Marami man ang handa sa Noche Buena, hindi kumpleto ang Pasko ng pamilya Garcia. Pumanaw kasi si Makel, nag-iisang anak, asawa at ama ng dalawang bata, matapos atakihin sa puso habang nagbabasketball noong isang buwan. Para sa akin, ito yung pinaka mabigat, pinaka... Ang Pasko pag-celebrate yan eh, pero hindi ko makuha ang mag-celebrate. Kasi syempre, wala siya. Kasi every year sa haba ng pagsasama namin, every year siya yung nag-aano sa akin na punta tayo ng ganito, bili tayo ng gift sa mga bata. Ngayon wala lang. Tulad ni Rowana, marami pang Pinoy na hindi merry ang Christmas. May mga hindi kapiling ang kanilang mahal sa buhay, tulad ng mga OFW at kanilang pamilya na magkahiwalay ngayong Pasko. Sabi ng isang eksperto, malakas ang holiday blues kung hindi kumpleto ang pamilya dahil sa kultura ng mga Pinoy. Because as Filipinos, we know we are close during this time. We are by tradition, we are a close-knit family. Na during this holiday seasons, dapat magkakasama tayo lagi. Lumalala pa raw yan kapag ikinukumpara ang buhay sa ibang taong mukhang masaya sa social media. Ang problema sa atin, we always compare ourselves to other people, which is more fortunate. Pag this sets in, napapansin natin na we are less fortunate than others. Kaya dun bumabagsak ang ating emotions. Pero hindi naman kailangan malunod sa kalungkutan kung hindi perpekto ang inyong Pasko. Dapat ipagpasalamat ang kahit maliliit na biyaya. Ang Pasko ay panahon din para tutukan at bigyang halaga ang mga mahal sa buhay na inyong kasama. Ganyan nga raw ang ginagawa ni Rowana na nagpapakatatag para sa kanilang mga anak at magulang. Siyempre, umaasa sila sa akin. Ako na lang yung mag-aano doon sa dalawang anak namin na naiwan. Hanggat kaya ko, nagpapakatatag ako para sa kanilang lahat. Jamse Sante Kaiko, GMA News.